Sa mapagpalang araw pong muli sa inyo lahat, mga kaibigan po namin na patuloy pong sumusubaybay, sa mga kapatid na kasama natin na patuloy din sumusubaybay sa atin pong programang ito ng Homeward Bound. Sa mga oras pong ito, patuloy pong ang aking dalangin ng pagpapala ng Panginoon ang inyong maranasan at ang kanyang mga salita ay patuloy na pumasok sa ating mga puso at tayo ay patuloy na maging matibay sa ating pananampalataya. Isang araw, kami tinawag upang magsagawa ng blessings. Kasama natin si Pastor Joel Romero. Alam nyo, ang blessing namin yung mga paso. Nung nakita namin yung mga paso, ang agad namin tanong saan galing yung paso na yon. Dahil napakaganda yung mga paso. Yung clay pot na kung saan ay talagang napakagandang taniman. Bakit natin ikwento ang bagay nito? Hindi ka ba nagtataka, kaibigan, na makakakita ka ng puno, makakita ka ng magagandang bundok, magagandang tanawin, na ito ay lubhang kaakit-akit at kaiga-igaya sa atin? Ano pat makakakita ka ng mga magagandang bahay, makakakita ka rin ng mga magagandang sasakyan. Ito kayong mga bagay na ito, papasok kaya sa iyong isipan na ito'y umutlaw lamang sa kanyang sarili? Siyempre, malamang ang sagot mo, hindi. Dahil alam mo, yung mga kotse, yung mga motor, at lahat ng bagay na ito ay merong gumawa. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay ang pasimula ng ating paglalakbay. Sino ang gumawa ng buong sanlibutan? Sino ang gumawa sa ating mga tao? Ganito ang sabi ng banal na kasulatan na mababasa natin sa aklat ng Genesis, Chapter 1, verse 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Binabanggit ng banal na kasulatan na nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kaya mga kaibigan po namin, ang ating sanlibutan ito ay hindi umutlaw na lamang ng ganon, kundi bagkos merong gumawa ng ating sanlibutan. Hindi din pwede nating paniwalaan yung tinatawag nilang Big Bang na kung saan ay meron na lang sumabog doon sa outer space. At kapag tatanungin natin, saan naman ang galing yung mga sumabog na yun sa outer space? Iyon po ay very questionable na kung saan ay napakahirap paniwalaan ang bagay na yun. Ngayon din, napakahirap din paniwalaan yung tinatawag nilang evolution. Yung evolution na simula sa single cell, naging complex cell, at ito ay patuloy na lumago at naging katulad ng mga tao. Alam niyo po kung bakit napakahirap paniwalaan. Yung baby lang po ngayon, yung simpleng bata lang ngayon, pag iniwanan niyo po sa isang tabi, mamamatay. Paano pa yung single cell na yun ay mamamalagi ng gano'n na lamang? Kaya mga kaibigan po namin, sa ganitong simpleng kaparaanan, makikita natin na merong lumalang ng lahat ng bagay. At sinabi na nga ng banal na kasulatan kanina, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ngayon, ginawa ng Panginoon ang atin pong sanlibutan ng 7 araw. At ito po ay kamangha-manga sapagkat ang Panginoon ay lubhang makapangyarihan sa lahat. Hindi naman natin pwedeng sabihin na ang Panginoon nating Diyos ay makapangyarihan. Tapos, ang paglikha niya ng sanlibutan ay 1,000 taon bago ito nangyari. Samantalang ang Panginoon, makikita po natin na sinabi niya magkaroon ng puno, nagkaroon ng puno. Hindi po ito yung tinatawag nating million years. Kaya ating tingnan, basahin po natin yung unang araw. Ano ang ginawa ng Panginoon sa unang araw? Ganito ang mababasa sa atin pong banal na kasulatan. Genesis chapter 1 verse 3, at sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Nang unang araw, ang ginawa ng Panginoon ay liwanag. Bakit liwanag ang unang ginawa ng Panginoon? Sapagkat ang kusikit na kadiliman ay gayon na lamang na nandoon sa sanlibutan. Kaya, ang sabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag. Isang iglap lang, nagkaroon ng liwanag. At dahil dito, naumutlaw ang liwanag na dati ay madilim, ang unang araw, ang wika ng ating Panginoon Diyos, ay ganito. Genesis 1 verse 4, nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti. At binukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman.
Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman ay tinawag na gabi. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng unang araw. Nang nag-i-exist sa sanlibutan ito ay yung dilim at inutos ng Panginoon na magkaroon ng liwanag at simula dito pinaghiwalay ng Panginoon ang dilim at ang liwanag. Ang dilim tinawag niyang gabi at ang liwanag ginawa niyang araw. At ang wika ng Panginoon, nagkaroon ng gabi at umaga ng unang araw. Malaki na po ang pagkakaiba ng ating panahon ngayon. Dahil sa panahon natin ngayon ay nagpapasimula tayo sa umaga, pagkatapos sa gabi. At pagkatapos nun, sa kalilipat ang araw. Pero sa banal na kasulatan, mas nauna ang gabi, pagkatapos umaga. Yan ang unang paglalang ng ating Panginoon Diyos. Ang pangalawang araw na nilalang at ginawa ng ating Panginoon Diyos ay ito. Genesis chapter 1 verse 6 to 8. Sinabi ng Diyos magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at paghiwalayin nito ang tubig. Ginawa ng Diyos ang kalawakan at binukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at ito ay nangyari. Tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit, nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ikalawang araw. Sa Genesis verse 2, ang tubig ang siyang namamalagi dito sa sanlibutan. At sinabi doon na ang banal na espiritu ay nasa ibabaw ng tubig. So dahil ang kalagayan ng ating sanlibutan ay merong mga tubig, pinaghiwalay ng Panginoon Diyos ang kalawakan at gayon din ang tubig. Ito ang ikalawang araw at muli binanggit sa ating pag-aaral yung nagkaroon ng umaga at nagkaroon ng gabi ng ikalawang araw. Ano naman ang likha ng Panginoon sa ikatlong araw? Na ito ay mababasa naman natin sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 9 to 13. Ganito ang wika ng banal na kasulatan. Sinabi ng Diyos magtipon ang tubig na nasa isilong ng langit sa isang dako at hayaang lumitaw ang lupa at ito ay nangyari. Sinabi ng Diyos simulan ang lupa ng halaman at ang mga tanim na nagkakabinhi at ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi ang bawat isa ayon sa kanyang uri babaw ng lupa at ito ay nangyari. Ang lupa ay sinibulan ng halaman ng mga tanim na nagkakabinhi ayon sa kanyang sariling uri at ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang bini. Bawat isa ayon sa kanyang uri at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ikatlong araw. Noong ikalawang araw, kalawakan at tubig ang pinaghiwalay ng Panginoon. Nang ikatlong araw, pinaghiwalay ng Panginoon ang tubig at nagkaroon ng lupa at nagkaroon ng mga kapuluan. At dito sinimulan din na nilikha ng Panginoon yung mga kahoy, yung mga halaman na nagkakabulaklak at tunay na napakaganda na nilikha ng Panginoon. Nakita niya itong napakabuti at nagkaroon ng umaga at nagkaroon ng gabi ng ikatlong araw. Ano naman kaya ang nilikha ng Panginoon sa ikaapat na araw? Ito ay mababasa natin sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 14 hanggang 19. Ganito ang sabi ng banal na kasulatan. Sinabi ng Diyos magkaroon ng mga tanglaw ng kalawakan ng langit upang ihiwalay ang araw sa gabi at ang mga ito ay maging palatandaan para sa mga panahon, sa mga araw at sa mga taon at ang mga ito ay magiging tanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at ito ay nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang maghari sa araw at ang maliit na tanglaw ay upang maghari sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Ang mga ito ang nilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa. Upang mamahala sa araw at sa gabi at upang ihiwalay ang liwanag sa kadiliman. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, ang ikaapat na araw. Sa ikaapat na araw ay nagkaroon ng paglalang ng Panginoon doon sa kalawakan, mga bituin, mga araw, mga buwan, at gayon din ito ay nagsilbing mga tanglaw para sa atin
upang ihiwalay ang gabi at upang magkaroon ng pagtatakda ng mga panahon. Hindi ba kay buti ng ating Panginoon at kay galing ng kanyang paglikha? Ano pat kung ito ay ating paniniwalaan na nagmula lamang sa evolution, maaaring hindi ganito ang resulta ng ating sanlibutan. Pero dahil ang Panginoon ay napakabuti na ang wika niya sa banal na kasulatan at nakita ng Diyos na ito ay mabuti at nagkaroon ng gabi at umaga ng ika-apat na araw. Ano naman ang likha ng Panginoon pagdating ng ikalimang araw? Ito naman yung mababasa natin sa aklat ng Genesis, chapter 1, verse 20 to 23. Sinabi ng Diyos, hayaang bumukal mula sa tubig ng maraming mga nilalang na may buhay at magsilipad ang mga ibon sa ibabaw ng lupa sa kalawakan ng langit. Kaya't nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at ang bawat nilalang na may buhay na gumagalaw na binubukal ng tubig. Ayon sa kanyang uri at ang lahat ng mga ibon na may pakpak ayon sa kanyang uri. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. At sila'y binasbasan ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak, magpakarami at inyong punuin ang tubig sa mga dagat at magpakarami ang mga ibon sa lupa. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ikalimang araw. Dito naman sa ikalimang araw, napakaganda ang nilikha ng Panginoon. Dito na nagsimula na nilikha niya yung mga ibon, mga kakaibang mga hayop na lumilipad. Hindi ba't kaiga-igaya sa ating paningin yung mga magagandang ibon na ito? Agila, maya, at kung ano-ano pang mga klase ng ibon. At ito ay nilikhang lahat ng ating Panginoon. At gayon din ay nilikha ng Panginoon ang napakaraming mga isda. Yung mga maliliit at mga dambuhal ng mga isda. Nakita natin nitong pamakailan lang merong mga isda na umaahon sa tubig at ito'y lubhang napakalaki. Alam mo, specific na sinabi ng Panginoon, ang Diyos ang gumawa ng mga dambuhalang mga isda. Mga dambuhalang hayop na nandoon sa dagat at binubukalan ng tubig. Muli, makikita natin na ang paglalang ng Panginoon ay napakabuti. Kaya ang sabi niya, nakita niya na ang kanyang ginawa at nilikha ay napakabuti at kanyang binasbasan ito. Alam mo ba kung sino nilikha ng Diyos pagdating ng ika-anim na araw? Ito'y mababasa natin sa aklat ng Genesis, chapter 1, verse 24 to 31. Ganito ang mababasa natin sa Genesis 1, verse 24 hanggang 31. At sinabi ng Diyos, magkaroon ang lupa ng mga buhay na nilalang. Ayon sa kanya-kanyang uri ng mga hayop at mga nilalang na gumagapang, at na mga maiilap na hayop sa lupa ayon sa kanya-kanyang uri at ito ay nangyari. Nilikha ng Diyos ang maiilap na hayop sa lupa ayon sa kanilang uri at maamong hayop ayon sa kanilang uri at ang bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa ayon sa kanilang uri at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa ipapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanilang sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamahala sa isda, sa dagat, sa mga ibon sa ipapawid, sa mga bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sinabi ng Diyos, tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi sa ibabaw ng lupa at ang mga bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga, ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. At sa bawat mailap na hayop sa lupa at sa bawat ibon na sa ipapawid at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa, sa bawat bagay na may hininga ng buhay, ay ibinigay ko ang lahat ng halaman, luntian bilang pagkain. At ito ay nangyari. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanya nilikha at ito ay napakabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ang ika-anim na araw. Pagdating ng ika-anim na araw, nilikha ng Diyos ang mga hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa.
at gayon din nilikha niya ang tao. Subalit, ang paglikha ng Panginoon sa hayop ay kakaiba pa rin kaysa sa paglikha ng Panginoon sa tao. Tao ay kanyang hinubog mismo ng kanyang sariling mga kamay, na ito ay makikita naman natin sa aklat ng Genesis chapter 2 verse 7. Ganito ang mababasa natin sa banal na kasulatan. At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So yan ang mga pangyayari na paglikha ng ating Panginoon sa ibabaw ng lupa. Lahat ng mga bagay na makikita natin ay talagang ang Diyos ang lumikha nito at hindi ito umutlaw na lamang sa kanyang sarili. Kaya mga kaibigan po namin, ang Diyos ang siyang designer, ang gumawa at lumikha ng mga bagay nito. Kaya tayo walang duda, mahal tayo ng Diyos sapagkat siya ang lumalang at lumikha sa ating lahat ng mga tao. Tunay na dyan na nga nagtapos ang paglikha ng Panginoon nung likhain ng Panginoong Diyos ang tao. Subalit, ang ating banal na kasulatan ay meron pang dinagdag na sulat mula dito na meron pang ginawa ang Panginoon ng ikapitong araw. Ano ang ginawa ng Panginoon ng ikapitong araw? Ito ang mababasa natin sa aklat ng Genesis chapter 2 verse 1 to 3. Nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay na sa mga iyon. Nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Ang ikapitong araw na sinadya ng Panginoon upang tayo maglingkod sa Kanya, na doon ay nagpahinga ang Panginoon at nangilin ang Panginoon, dito makikita natin ang paanyaya ng Panginoon na tayo manambahan sa Kanya. Panginoon ay nagpanukala sa banal na kasulatan na ang ikapitong araw ay ilagay sa 10 utos upang ingatang banal ang araw na ito na patuloy natin gawing pagsamba. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Exodus 20 verse 8 to 11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhan na nasa loob ng iyong mga pintuan, sapagkat sa loob na 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at ang lahat na naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw, kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ginawang banal ng Panginoon, binasbasan ng Panginoon, paglilingkuran natin ng Panginoon. Kaya iyan ang ginawa ng Panginoon sa ikapitong araw. Ganyan kabuti nilikha ng Panginoon ang ating sanlibutan. Ang mga bagay na nakikita natin ngayon, malayong malayo na sa orihinal na nilikha at ginawa ng ating Panginoon Diyos. Napakalayo na kung saan ay ang ating paglalakbay ay malapit na rin tayong dumating doon sa langit na bayan na kanyang inihanda. Ang Panginoon ang naghanda ng tirahan sa ating magulang kay Adan at kay Eva doon sa Eden, at ngayon kung tayo ay magpapatuloy lamang sa ating paglalakbay, kung tayo ay makakasama sa susunduin ng Panginoon doon sa langit na bayan, sinasabi ng Panginoon na meron din siyang nakahanda para sa atin. Kaya mga maghiling po namin tagapakinig, ang Panginoon Diyos ay hindi nagpanukala ng mga bagay na karanasan natin ngayon. Ang mga bagay na yan na ating pong karanasan, mga namamatay ng mga tao, mga maraming nagkakasakit, maraming mga paghihirap sa sanlibutan ito, saan nagmula yan? Kung gusto niyo pong malaman yung mga bagay na yan, kung kanino nagmula at kung paano nagsimula, pwede po kayong sumubaybay, sapagkat sa mga susunod na araw, atin pong pag-aaralan kung saan nagsimula ang lahat ng mga ito. Mga sakit sa puso, mga sakit sa kasukasuan, ang lahat ng mga paghihirap maging sa panganganak ay saan nanggaling. Yan po ay ating pag-aaralan pa sa mga susunod na araw. Subalit ngayon, sinasabi ko po sa inyo, kapag binasan niyo ang banal na kasulatan, nakikita natin na ang kanyang mga sinabi ay napakabuti. Nilikha niya ang liwanag, napakabuti. Nilikha niya ang kalawakan, napakabuti. Nilikha niya ang mga halaman, napakabuti. Nilikha niya ang araw, buwan, mga bituin sa kalawakan, napakabuti. Ginawa niya mga isda
at mga ibon, napakabuti. Ginawa niya ang mga hayop, napakabuti. Ginawa niya ang tao, napakabuti. At sinabi ng Panginoon, nakita ng Diyos na napakabuti. Kaya ang lahat ng bagay, napakabuti. Subalit bakit tayo nakakakita ng hindi mabuti sa panahon natin ngayon? Kaya mga kaibigan, sa mga susunod na araw, patuloy po ninyong subaybayan ang atin pong programang ito na atin pong mapag-aaralan kung kanino at kung paano nagsimula ang lahat ng bagay na yan. Pero ganoon pa man, sa ating pag-aaral ngayon, sasabihin ko sa inyo na ang atin pong sanlibutan ay hindi umutlaw ng ganun na lamang, kundi merong lumalang. Ang paglalangis tao ng kakaiba, isang tanda ng pag-ibig, na ito ay mababasa din natin na sadyang mahal tayo ng ating Panginoon Diyos. Sa aklat ng Jeremiah 31 verse 3, ganito ang ating mababasa. Yes, I have loved you with an everlasting love. Nadaraman niyo ba yung sinabi ng Panginoon na iniibig ko kayo ng walang hanggang pag-ibig? Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mahal tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. In fact, sinabi niya sa banal na kasulatan na hindi niya nga pinababayaan yung mga maya na hindi nagtatanim. Paano pa kaya tayong mga tao? Hindi niya tayo iniwan sa sanlibutan ito na nag-iisa, kundi bagkos patuloy niya tayong ginagabayan. Sinabi ng ina-assured ng ating Panginoon na mahal niya tayo. Ito pa mababasa natin sa aklat ng Isaiah 49 verse 15. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya ay hindi mahabag sa anak? Na siya ay hindi mahabag sa anak ng kanyang sinapupunan? Oo, ang mga ito ay makakalimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Ang Panginoon pala na lumikha sa atin, hindi niya tayo kayang limutin. Hindi niya tayo kayang kalimutan. Kung yung nanay na nagluwal ng kanyang anak na mula sa kanyang sinapupunan at kanyang iningatan ng siyam na buwan ay nakakalimutan niyang pasusuhin, pero ang Panginoon hindi magkukulang sa atin. Patuloy niya tayong pagpapalain. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, meron na tayong nararanasan na kamatayan ngayon. At yan ay pag-aaralan natin sa susunod na araw. Ang lahat ng bagay nito ay resulta ng kasalanan na ginawa ng tao. Subalit ang Panginoon, bilang tanda ng kanyang pag-ibig sa kanyang mga nilalang, siya ay hindi nagpapabaya. Ang sinabi niya ay sinabi niya. Nung sinabi niyang mahal niya tayo, tayo'y mahal ng Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos nang tayo nagkasala, ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng John 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Oo kaibigan, mga kapatid, ang Panginoon ay iniibig tayo. Hindi siya nagpabaya sa atin. Siya ang lumikha sa atin at siya ang tumubos sa atin. Siya ay hindi nagpapabaya. Naalala ko tuloy ang isang kwento na merong isang bata na aksidente. At dahil grabe ang kanyang pagka-aksidente, kinakailangan niyang masalinan ng dugo. Yung tatay niya na pumunta sa hospital ay nagtataka. Tinanong sa doktor kung ano ang resulta ng pagka-aksidente ng kanyang anak. Sinabi ng doktor na nangangailangan ng maraming dugo. Agad-agad, itong kanyang tatay ay nagpresenta na magpasalin ng dugo sa kanyang anak. At ang wika niya sa doktor, kung kailangan ng maraming dugo, huwag kayong mag-alala na kunin ito. Aking ibibigay na lahat. Nang tayo po ay nagkasala sa atin pong sanlibutan ito, ang atin pong unang mga magulang, si Adan at si Eva na atin pong ninuno, at hanggang sa panahon natin ngayon, ay patuloy na nagkakasala. At sinabi ng banal na kasulatan, ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Tunay na tayo nakaranas ng kamatayan dahil sa kasalanan. Tayo ay naghihirap. Subalit, ano ang sinabi ng Panginoon Diyos? Kung kinakailangan na itong aking anak ay isugod doon sa lupa upang maging sakripisyo, upang maging kabayaran, upang maging handog, upang maging sakripisyo, upang maging kabayaran sa kasalanan na ginawa ng ating mga magulang, sa kasalanan na ginawa natin, ay gayon na lamang mga magiliw po namin tagapakinig ang ginawa ng Panginoon. Kaya ang sinabi niya sa aklat ng John 3:16,
Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos na ibinigay niya kanyang bugtong na anak upang ang sinumpalataya ay hindi mapahamak. Gusto mo bang tanggapin ang pag-ibig ng Diyos na inaalok niya sa inyo? Gusto mo bang tanggapin ang inaalok na pag-ibig ng Diyos? Kaibigan, siya ang gumawa sa iyo. Kaya kinakailangan bigyan natin siya ng papuri. Siya ang lumikha sa ating lahat, kaya siya ang ating sambahin. Siya ang lumalang ng lahat ng bagay. Kung kaya mga kapatid, ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay. Ang sabi pa sa isang talata, sa aklat ng Roma 5 versikulo 8, pinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig nang tayo po ay makasalanan pa. Siya ay namatay dahil sa atin. Kaya mahal na kaibigan, ang paanyaya ng Panginoon ay patuloy na sambahin natin siya at patuloy nating paglingkuran ang Diyos na lumalang at lumikha ng buong sanlibutan. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa patuloy po ninyong pakikinig. Patuloy po na sa atin nawang pag-aaral sa mga susunod na araw ay makasama po namin kayo. Maraming salamat po.